Ang backslider ba ay posibleng mawala ang kaligtasan? Sa part 1, meron na tayong pundasyon na hindi talaga nawawala ang kaligtasan. Naging malinaw sa atin na ang tinanggap natin na kaligtasan, kapatawaran at pagiging banal ay forever. Kaso, ito yung tanong ngayon sa part 2. Posible bang mawala ang kaligtasan kung ikaw ay backslider naman? Paano yung mga nanlalamig na sa pananampalataya? Totoo bang nawawala ang kaligtasan sa mga believers na nagbabackslide? Totoo bang may matinding hatol ang Biblia sa mga nagbabackslide? Ito po ang pag-aaralan natin ngayon. Totoo bang may warning ang Biblia sa mga backslider? At meron daw verse sa Bible na nagpapatunay na kahit nakakilala ka na sa Panginoon, kapag nanlamig ka o nag-backslide ka, posibleng mawala ang iyong kaligtasang natanggap. Ito po ay mababasa natin sa Hebrews chapter 6 verse 4-6. Ang sabi rito, no, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Maraming Kristiyano ang natatakot sa verse na ito eh. Sa tuwing binabasa ho ito, nagkukonklude sila na nawawala ang kaligtasan dahil sa verse na ito. At ito raw yung verse sa Bible na may warning sa mga backslider. Sa kabilang banda, paano ba mag-backslide? Kadalasan narinig natin sa mga ibang Christians o minsan sa mga pastor na ang backslider daw ay kapag hindi ka na nagbabasa ng Bible, kulang sa prayer, backslider ka na. O kaya, ilang buwan ka nang hindi nag-church, kaya backslider ka na. O kaya, nagpatugtog ka ng rock song, backslider ka na. O kaya, adik ka na sa Mobile Legend, backslider ka na. O, diba? O kaya, nagmumura ka na kapatid, masama yan, backslider ka na. Naku, pumatol ka sa may asawa, backslider ka na kapatid, may impyerno ka na. Kaya ang verse na ito ay nagbibigay ng takot sa mga Christians at nagbibigay ng guilt sa tuwing ang isang Kristiyano ay kapag hindi na nakakapagsimba, nagkukulang na sa prayer, hindi na nakakapagbasa ng Bible, nagpapatugtog ng mga worldly songs, o minsan naglilibang para maglaro ng mga mobile games, at minsan nakakapagmura ka din kapag nabibigla, at minsan nagkakaroon ng malaking pagkakamaling desisyon sa buhay. Don't get me wrong, no? Hindi ko sinasabi na hindi ka na mag-pray, o hindi ka na magbasa ng Bible, o hindi ka na magsimba. Ang gusto ko lang mangyari ay mag-isip-isip din tayo kung ang mga tinuturo ba natin ay compatible sa tinuturo ng Bible. So meron tayong fact check na gagawin, ano? Una, i-fact check natin, no? Ang Hebrew chapter 6 verse 4-6 ba ay para ba talaga sa mga Christians? Pangalawa, ang backsliding ba ay pagtalikod sa pananampalataya? Okay, fact check natin yung una. Ang Hebrew chapter 6 4-6 ba ay para ba talaga sa mga Christians? Ngayon tatalakayin natin ang isa sa pinakamahirap na verse sa Bible na hindi maintindihan ng ibang Kristiyano. At ang verse din ito ay super weapon ng ibang pastor na nagtuturo ng nawawala daw ang kaligtasan. Basahin uli natin, no? Sabi rito, no, sapagkat paano pa magsisisi at manumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila at nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama na rin ang kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. O diba, it looks like na parang sa mga Kristiyano nga naman yung tinutukoy dito eh. At maaring sa unang tingin, sa verse ay pwedeng nawawala ang kaligtasan.
Ang tanong, talaga bang para sa mga Kristiyanong hentil na kagaya natin ang passage na ito? Kaya maraming Kristiyanong nako-confuse sa Bible dahil karamihan sa ibang nagtuturo ng Bible ay dampot na ng dampot ng verse, then apply agad sa kanila. Yung mentality na, kung ano ang nasa Bible, yun ang dapat gawin. O kaya, di ba nasa Bible yan? Di, ito yung verse, di ba? Basta sila, dampot sila ng dampot ng verse kahit out of context. Parang si Eli Soriano ba na dampot ng verse para lang masabi na biblical ang sinasabi niya, pero out of context naman. Kaya kapag nag-aaral po tayo ng Bible, dapat i-consider natin ang hermeneutics. Ano ba ang hermeneutics? Hermeneutics means a branch of knowledge that deals with interpretation. Ito ay sangayon ng karunungan para ma-interpret mo ng maayos ang ibig sabihin ho ng Biblia. May sistema po kasi ang pag-interpret ng Bible at hindi yan basta nabasa mo na, yun na. Lalo na sa mga ganitong verses na kaduda-duda yung interpretasyon ng iba. So ang rule number one, alamin mo kung sino ba yung sumulat. And speaking of writer, hindi ako masyadong sigurado na si Apostol Pablo ang sumulat nito. Marami na sabi na si Apollos ang sumulat at karamihan ay si Apostol Pablo daw ang sumulat. So ayoko ho maging dogmatic dito, no. So rule number 2 naman po, para kanino ba yung sinulat? Obviously, ang Book of Hebrew ay para sa mga Hebreo. Ito ay para sa mga Hudyo. Alam naman natin na kapag Hudyo, they are under the law, di ba? Halo-halo ang mga audience dito eh. Merong genuine believers, merong nakikisyoso lang, at meron din mga unbelievers. Pero silang lahat ay paalis pa lang mula sa kautosan patungo sa tunay na salvation kay Christ. Kaya yung writer, lagi siyang may mga hugot tungkol sa law of Moses o sa kautosan eh. So rule number 3, interpret the passage by its context. So para maintindihan mo isang verse sa Bible, dapat binabasa mo yung context ng verse. Kaya heller, binasa mo ba ang buong context? Kung binabasa mo ang verse 4 hanggang verse 6, binasa mo ba ang verse 3, ang verse 2, at ang verse 1? Tapos binasa mo ba yung verse 7 at verse 8? Diba? Gaya niyan, bago mo basahin ng verse 4 to 6, dapat binabasa mo muna yung verse 1 to 3. At pagkatapos ng verse 6, dapat binabasa mo rin yung verse 7 o hanggang 8. Maganda siguro basahin muna natin ang verse 1 and let us apply the proper hermeneutics. Hebrew chapter 6 verse 1. Kaya't iwan na natin ang unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating muling ilagay ang saliga ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Nang aral tungkol sa mga bautismo, pagpatong ng mga kamay at muling pagkabuhay ng mga patay at walang hanggang paghuhukom. At verse 3, at ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Sabi sa verse 1, sabi dyan, kaya't iwan na natin ang unang simulain ng aral ni Kristo. Ang tanong, ano ba yung panimulang aral tungkol kay Kristo? Based on this context. So ito ay chapter 6, di ba? Anong chapters po ba bago mag-chapter 6? So syempre, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. At bago itong chapter 6, di ba? Kung babasahin nyo mula chapter 1 hanggang chapter 5, si Kristo ay kinukumpara sa mga anghel. Tapos kinukumpara din siya sa pinakapunong sardote. Si Jesus ay higit pa raw sa araw ng pamamahinga at si Jesus ay higit pa raw sa tabernakulo. So mula chapter 1 hanggang chapter 5, pinapakita ng writer na ang katuroang tungkol kay Kristo na alam nyo ay sobrang basic na. So panahon na para mag-mature na kayo sa katuruan. Remember, ito ay mga Hudyo na may hangover pa sa kautosan. Sila ay tinuturuan pa lamang para ma-convert sila sa Christianity. Kaya kung babasahin nyo ang chapter 5 verse 11 to 12 na bago mag-chapter 6, ito yung sinasabi eh. Verse 11 ng chapter 5. Marami pa kami yung masasabi tungkol sa mga bagay nito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Dapat sana yung kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa sa kaalaman sa salita ng katwiran.
Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti't masama. So tinan nyo yung writer dito, no? Bago mag chapter 6, eto na yung sinasabi niya na parang nai-stress na siyang magturo sa mga Hudyo na malapit na ma-convert to Christianity. Ang sabi niya, marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay nito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat apakabagal ninyong umunawa. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. So, di ba, nai-stress na yung writer sa mga Hudyong ito na malapit na sanang ma-convert sa pagiging Christian at gusto ninyang i-apply yung tinuturo niya. Turong panggatas pa daw yung mula chapter 1 hanggang chapter 5 na gusto na ng writer na i-apply na yung natutunan nila tungkol kay Kristo, na si Kristo ho ang kaganapan ng kautusan. Maliwanag sa verse na ito, ang kausap ng writer dito ay mga Hudyong may agam-agam pa sa kautusan. Nahihirapan silang iwanan ang kanilang religion na Judaism. So nahihirapan silang unawain na hindi na religion ang makapagliligtas sa kanila, kundi pananampalataya na lamang kay Kristo ang kaligtasan nila. Sa totoo lang po, no, matitigas po talaga ang ulo ng mga Hudyo. Ang hirap turuan ho talaga. They are blind. Kaya nga hanggang sa panahon natin ngayon, yung mga panatikong Judaism sa bansang Israel ay hindi pa rin naniniwala na si Christ ang tunay na Mesaya. Nag-aantay pa rin sila ng kanilang Mesaya. Kaya ang dealing ni Apostol Pablo sa kanila ay matitigas na pananalita. Kaya nga hirap turuan eh. Ngayon, dito na papasok yung chapter 6 verse 1. Kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon. So sabi dyan, no, kahit iwan na natin ang panimulang aralin tungkol kay Kristo. So ibig sabihin, may nasabi na siya bago mag-chapter 6. At yung sinasabi niya, ito raw ay yung panimulang aralin. Ang tanong, ano ba yung panimulang aralin? So yung elementary teaching na sinasabi dyan ay yung tungkol sa chapter 1 to 5 na si Kristo ay sinasabing siya'y higit pa sa mga anghel, sa pinakapunong serdote, sa araw ng pamamahinga at tungkol sa tabernakulo. Yan daw ay elementary teaching at sinabi dyan na magpatuloy na tayo sa araling may sapat na pangunawa. Tigilan na daw yung mga foundation teachings. Dito sinasabi ni Apostol Pablo na magbubuo na tayo, i-apply na natin ng kaligtasan, panahon na para maligtas kayo at umalis na kayo sa kautusan. So sa verse na ito, no, makikita niyo yung tension na binabraso na ni Apostol Pablo na mag-move on na ang mga Hudyo mula sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. Kasi ang mensahe ni Apostol Pablo dyan na bakit bumabalik pa rin kayo sa kautusan? Ang kautusan ay anino lamang ng darating, ito ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo ang kaganapan ng kautusan, kaya nga sabi niya dyan, tigilan na daw yung mga foundation teachings o yung mga araling paglalagay ng pundasyon. So ito yung tungkol sa repentance at tungkol sa pananampalataya sa Diyos Ama, imbis na sa Diyos Anak. So ano pa daw, nasa verse 2 pa yung iba eh, sabi rito, no, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at hatol sa walang hanggan. So sa verse 2, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. So sinasabi dyan ni Pablo na bakit kailangan pang bumalik kayo sa iba't ibang seremonya ng lumang tipan? Bakit kailangan pang bumalik kayo sa pagpapatong ng kamay at pagkabuhay na maguli? So maganda siguro, no, himay-himay natin yung sinasabi dyan na foundation teachings at et po yun eh, yung tungkol sa repentance, faith toward to the Father, ceremonial worship, laying of hands, resurrection, judgment. At kapag himay-himay natin ang listahan na yan, marirealize nyo na, hala, hindi pala sa mga Kristiyano ang sinasabi sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 6. Hindi pala sa mga backslider yon at hindi pala tayo ang kausap doon. So tara, tingnan natin ang verse 1. No? Sabi sa verse 1, kaya't iwan na natin. So ito yung si Jesus ay higit sa lahat. Ito yung sinasabi sa chapter 1 to 5 na si Jesus ay higit pa sa mga anghel, sa pinakapunong saserdote, sa araw ng pamamahinga, tabernakulo. Yan daw yung iwanan daw natin, ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. So ito yung kautusan ng Diyos sa lumang tipan.
Sinabi dyan na alam nyo na ang kautusan. So, ito ay anino lamang ng isang parating. At sumunod dyan yung, at magpatuloy na tayo sa mga araling para sa mga may sapat na pangunawa na. So, ito yung pangunawa sa kaligtasan. So, mag-move on na. Doon na tayo sa pinakamensahe ng aralin natin. Yung kaligtasan kay Kristo. So, doon na tayo sa may sapat na may pangunawa na. So, sumunod dyan, no? Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon. So, wag na tayo manatili doon sa pundasyon. Ito yung kautusan. Wag nang bumalik sa pagkukumpara kay Jesus at sa mga anghel, sa saserdote, sa araw ng pamamahinga. Ayon sa chapter 1 hanggang chapter 5. So, pinag-aralan na natin yan, sabi doon. Dapat sana ay kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Itigil na yung katuroang panggatas pa lang. So, tama na yung mga turong yan. Diba? Sumunod, no, tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan. So, ito yung kautusan tungkol sa paglilinis ng kautusan. Ito yung babalik sa works, eh. Hindi na tayo babalik sa ginagawa natin ng kautusan tungkol sa paggawa ng mabuti para maligtas. Hindi na tayo babalik muli sa mga seremonya. Hindi na tayo babalik doon. Okay? So, sumunod doon, no? At tungkol sa pananampalataya sa Diyos. So, pananampalataya sa Diyos Ama, hindi pananampalataya kay Jesus. So, hindi na tayo babalik sa turo ng pagkakilala sa Ama at pagkakilala sa Anak. So, tapos na tayo dyan. So, tapos na tayo sa sinasabi ng kautusan tungkol sa pananampalataya sa Diyos Ama. At sabi sa verse 2, tungkol sa iba't ibang seremonya ng paglilinis. So, hindi ito yung bautismo, no? Kundi ito yung seremonya ng paglilinis sa Levitico. Remember, Hudyo kausap dito. Kaya, ang pagtungkol sa paglilinis ay tungkol sa paglilinis sa Levitico. Ito yung kapag nagkakasala ka sa ilalim ng kautusan, ito yung gagawin mo. Kapag nagkasala ka, ito yung gagawin mo. Magpatay ka ng tupa para luminis ka. At sinasabi din dyan na tapos na tayo dyan kasi meron na tayong tagalinis ang ating kasalanan at nandito na si Jesus. Siya na ang kordero ng Diyos. Diba? At sumunod dyan, no? At pagpapatong ng mga kamay. So, ito yung paglipat ng kasalanan sa iyong mga inihahandog. Ito po yung punong saserdote na kada taon yung mga hayop na hinahandog ng mga Israelita pinapatong ang kamay ng punong saserdote sa hayop para ma-transfer doon ang kasalanan ng naghandog at ang kanyang pamilya sa loob ng isang tao. At ito ay naglalarawan din ng parating na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So sabi dyan, no, hindi na tayo babalik doon. Wala na tayo doon sa kautusan. Si Jesus na ang ating kordero, so bakit pa tayo babalik sa pagpatay ng tupa? At sinabi din dyan, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at hatol na walang hanggan. So ito yung mga pariseyong hindi naniniwala sa pagbuhay ng mga patay at sa mga walang hanggang kaparusang darating. So stop na yung paliwanag doon. Doon na tayo. At sabi sa verse 3, move on. Magpatuloy na tayo at iyan ang gagawin namin kung loloobin ng Diyos. Sa madaling salita, sinabi ni Apostol Pablo dyan na mula verse 1 hanggang verse 3, tigilan na natin ang paulit-ulit na paliwanag tungkol sa pag-aalis natin sa kautusan patungo sa pagkakilala ninyo kay Kristo. So those are elementary teachings. Panahon na para i-apply nyo na kung paano kayo maligtas. Panahon na para ma-convert na kayo mula sa kautusan. Ngayon pagdating ng verse 4 hanggang verse 6, ito na yung controversial na verse. Ito ay babala o warning na sa mga Hudyong naturuan na tungkol kay Kristo. Pero mas pinili nilang talikuran ang natutunan nila at bumalik na lang sa kautusan. So again, ang verse 4 to 6 ay babala o warning sa mga Hudyo na naturuan na tungkol kay Kristo, pero mas pinili nilang talikuran ang natutunan nila at bumalik na lang sa kautusan. So ngayon basahin natin ang controversial verse. Sapagkat paano pang magsisisi at manumbalik ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya? Dating naliwanagan na sila, nakalasap na sila ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng lubusang mahayag sa panahon darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang Anak ng Diyos. So kung mapapansin nyo sa verse na yan, sabi dyan, sapagkat paano pang magsisisi at manumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Alam nyo kung ako yung ordinaryong bumabasa ng Biblia na hindi agad nagre-research, mapapansin ko agad dito na ang salitang tumalikod na sa kanilang pananampalataya.
So yung tumalikod na sa kanilang pananampalataya means mananampalataya nga naman ang kausap sa verse na ito. Kaya ang nagiging interpretasyon nila dito ay paano pang magsisisi at makakabalik ang mga tumalikod na mananampalataya. Pero kung babasahin mo yung context, hindi naman mga believers yung kinakausap ng writer, kundi hudyong tinuturuan pa lang tungkol sa New Testament ang kausap dito. So hindi pa sila totally converted as Christian yet, pero lumalabas mananampalataya yung tinutukoy dito. So kaya ang gulo, di ba? Ngayon, there's another one rule of interpretation sa hermeneutics. Yung rule number 4 natin, interpret the text to the correct usage of word. In order to get the meaning of the text, you have to get the original word na ginamit ho dito o ginamit na sentence. At hindi po tayo magbibigay ng meaning sa verse, kundi gusto lang nating kunin yung totoong meaning ng passage na ito. Medyo nagduda ako sa translation ng Revised Tagalog Popular Version o yung mga paraphrase sa Tagalog, dahil hindi naman ganyan ang mababasa mo sa ibang translation. Alam niyo po, ang Bible nung naisalin mula original language na Hebrew at Greek, marami pong translation ang lumabas sa mundo. Kung titingnan niyo ang chart na ito, ang original translation po ng Bible ay Hebrew sa Old Testament at Greek sa New Testament. Yan po yung totoong language na tunay na inspired by the Word of God. Yung language ng Hebrew at saka Greek. So, ang unang translation po ng Biblia ay na-translate ng Romano Katoliko noong 670 AD, dahil ang panahon na yan ay naging religious state ng Roman Empire, ang Roman Catholic. Kaya nga Roman eh. So, ang translation po dyan ay Latin Vulgate. At halos 1,000 taon ang Biblia na binabasa ng tao sa buong mundo ay Latin. Ngayon, marami nagtangka na i-translate ito sa English, kaso yung gumagawa nito either patay o dumadanas ng persecution noong panahon na masyadong makapangyarihan ang Papa sa Roma o ang mga Roman Catholics. So, noong 1611, panahon ng Reformation na, si King James I na hari ng Briton ay pinahintulutan na mag-translate ng bagong Biblia noong 1604. Ito ay tinatawag na King James Bible. So, ang King James Bible ay direktang na-translate mula Hebreo, Aramaic ng Old Testament at Greek ng New Testament patungo sa iisang wika, yung English. Kaya ang credibility ng King James Bible na ito ay mataas, dahil ito ay galing mula mismo sa original translation patungo sa English. At ang translation na ito ay madalas na ginagamit ng mga nagtuturo sa Bible school ngayon. Kaya yung ibang English Bible na nagsusulputan ngayon ay base lang po yan sa King James. At dito rin sa Pilipinas, karamihan sa mga Tagalog ay galing sa mga English translation, pero paraphrase. Hindi siya translation, paraphrase lang po siya. At minsan, bias pa yung pagkakatranslate. So hindi naman natin maintindihan ang Greek language eh. May mas mabuti pang basahin natin sa pinakamalapit na English translation, kundi itong King James. Kaya para sure, dito natin basahin sa King James, okay? Dahil layunin ng pag-aaral na ito, malaman natin ang katotohanan. Katotohanan ang itinatago sa atin ng ibang nagtuturo ng Biblia. So, ngayon basahin natin ito sa King James. Sabi rito, no? Hebrew chapter 6 verse 4 to 6, King James Version. For it is impossible for those who are enlightened, who have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the power of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him an open shame. So, o diba, may nabasa ba kayo ng salitang believers dyan? Diba? O kahit salitang for those who are believed. So, wala, diba? Pero sinasabi ng Tagalog version ay ganire. Sapagkat paano pa magsisisi at manambalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan sila, etc., etc. So, di ba, tumalikod daw sa pananampalataya. Pero sa English, for those who are enlightened. Sa Tagalog, na enlightened, di ba, naliwanagan o naintindihan. So, ano ba pagkakaiba ng pananampalataya sa naliwanagan? Alam nyo, ang pananampalataya ay ginagawa mo na ang iyong pinaniniwalaan. Nandun na ang application. Pero yung enlightened, ito yung naiintindihan mo na ang iyong pinaniniwalaan. Wala pang application doon, kasi naiintindihan mo pa lang at hindi mo pa ina-apply.
Ngayon, balik tayo sa King James Translation. For it is impossible for those who were enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the Word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again into repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. So isa-isahin natin, no? For it is impossible for those were once enlightened. So specifically, sila yung mga taong na-inform na, napaliwanagan na, pero hindi pa yung na-apply. Eh di ba sakit na ho ng mga Hudyo yan? Naniniwala lang sa una, bandang huli, wala na. Naalala nyo ba yung parable ni Jesus? Parable of the sower. Nagasik ng buto sa tabing daan, sa damuhan, sa babatong lupa at matabang lupa. Di ba yung hinasik sa tabing daan? Sa una lang naniwala sa salita ng Diyos, pero boom, wala na, bandang huli, wa na, di ba? So sino kausap ni Jesus doon? Mga Hudyo, kasi mga Hudyo ay sadyang hanggang paniniwala lamang at wala sa gawa. Ganon din sa verse na ito, sino ang kausap ni Apostol Pablo? So mga Hudyo rin. Kaya ganito din ang hugot niya sa mga Hudyong ito na naniniwala kay Kristo pero ina-apply pa rin yung kautusan. Naliwanagan din sila tungkol kay Kristo pero gusto pa rin bumalik sa kautusan. So sabi rito, no, and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Remember, tasting is temporary. Natikman mo lang. Iba yung pumasok up sa natikman mo lang, di ba? Sa madaling salita, nasaksihan nila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nakita nila kung paano pinagaling ng mga apostol ang mga may sakit. Nakita nila kung paano nabuhay ang mga patay. Nakita rin nila yung dilang apoy at nagsalita ng iba't ibang wika ang mga alagad nung araw ng Pentecostes. Pero they are still not believe. Sabi dyan, no? And have tasted the good word of God. So, kagaya ni Haring Herodes yan, di ba? Naktikman niyang pakinggan ang sermon ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Juan Bautista. Pero hindi pa rin naligtas dahil nakinig lang pero hindi ina-apply. And the powers of the world to come. So sila yung mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan magsalita ng mga mangangaral. Nag-perform ng miracles. So ito yung nagpagaling si Jesus sa mga pilay, bulag, kitongin, mga bumuhay sila ng patay. Pero hindi pa rin naniwala. Hindi pa rin naging believers. So sabi rito, no, ito yung pinakamatindi. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him on open shame. So, ito yung warning, no? Sabi dyan, if they shall fall away. So, ang tanong, ano yung if they shall fall away diyan? Meaning ba talaga ng fall away dito ay backsliding, kagaya ng tinuturo ng mga karamihan sa mga pastor ngayon? So, ngayon, dito na tayo gagamit ng Greek. Okay? Remember, yung rule number 4 natin, interpret the text to the correct usage of word. Okay? So, tinan nyo ito, no? Meron akong software dito, eh. Ayan, no? Hebrew chapter 6. Tapos, ayan yung fall away. So, tingnan natin yung Greek, no? So, kung titingnan mo siya sa Greek, parapipto. Ano daw meaning ng parapipto? Apostatize or apostasy. Kasi Old English apostatize, eh. So, apostasy. So, hindi pala backslider ang if they shall fall away dito, kundi apostasy. So, ano ba ang apostasy? Ang apostasy po ay ayon sa dictionary.com, apostatize means to totally abandon or reject one's religion. So, ang apostasy pala ay totally kang nag-reject sa isang samahan o religion. So, hindi pala backsliding o panlalamig sa gawain ng Diyos ang tinutukoy dyan, kundi pag-reject sa isang paniniwala. Kaya tama, sa mga Hudyo ang verse na ito, dahil ni-reject nila si Christ at gusto nilang manatili na lang sa kautusan. So sila yung mga naliwanagan na tungkol kay Kristo pero gusto nilang bumalik sa kautusan. So sila yung mga naliwanagan na tungkol kay Kristo pero gusto pa rin nilang bumalik sa kautusan. Kung tumaliko sila, saan ba sila galing? So saan ba galing ang mga Hudyo? Diba sa kautusan? So, dati silang nasa kautusan ayon sa context ng verse na yan, kaya bumalik sila sa kautusan. Kaya tama lang na apostasy ang ginamit dito, hindi backsliding. Kaya nga winawarning nga ni Pablo ang mga taga-Hebreo, eh, kapag nireject nyo si Christ at bumalik pa kayo sa kautusan o elementary teaching, wala nang paraan para makapagsisi kayo. Muli ninyong pinapako si Kristo sa krus. So, yun po yung sabi ho dyan sa mga Hudyo.
So maliwanag sa verse na ito na hindi believers ang kausap ni Apostol Pablo dito based on this context, kundi yung mga Hudyo na malapit na sanang ma-convert pero ayaw umalis sa kautusan o elementary teachings. At ang warning sa kanila ay nasa verse 7 to 8 na kapahamakan ang mangyayari sa kanila once na hindi nila tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. So totoo naman, di ba, na mapapahamak ka kung hindi ka mananampalataya kay Kristo. If you reject Christ, surely you will go to hell. Ayon sa John chapter 1 verse 18. Ganyan-ganyan yung sinabi ho ng verse 7 to 8 na kapahamakan ang mag-reject sa gospel. Kaya wala pong kinalaman ang Kristiyano dito dahil hindi po tayo ang kausap dito, mga Hudyo. Tayo po ay hentil at wala po tayong kinalaman sa kautusan. Tayo po ay naligtas lamang sa pamamagitan lang ng awa at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. So ang kaligtasan natin ay regalo at hindi ho tayo galing sa kautusan. So balik tayo, no, fact check. Ang Hebrew chapter 6 verse 4 to 6 ba ay para sa mga Christians na nagba-backslides? Mali. Ang Hebrew chapter 6 verse 4 to 6 ay para lang sa mga Hudyong hindi pa believers na gustong bumalik sa kautusan. Okay, sunod na fact check natin. Ang backsliding ba ay pagtalikod sa pananampalataya? So, ang backsliding ba ay pagtalikod sa pananampalataya? So, ano ba ang backsliding? Magkapareho ba ang backsliding sa apostasy? Ayon sa research ko sa dito sa Google, ito yung screenshot, no? Sabi dyan, backsliding is different from falling away or apostasy. Sabi dyan, no, apostasy or falling away is the act or state of rejecting the Christian faith. At sinasabi din diyan, ang term na apostasia means revolt or rebellion. Kaya kung nanlalamig ang isang Kristiyano at hindi active sa ministry, hindi nangangahulugan no na tumalikod na siya sa pagiging Kristiyano at hindi lang sila active sa religious activities. Biro mo, hindi ka lang umatin ng church, rebellion ka na. O kaya hindi ka lang nakapag-pray, rebellion ka na. Eh mali, magkaiba ho yung apostasy sa backsliding. So alam nyo, no, ganito lang yan eh. Ang genuine believers ay inahalin tulad ng ating Panginoong Jesus sa isang tupa. Okay? Sabi sa John chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol, inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So si Kristo ang ating pastol at tayo po ay tupa. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Sabi rito sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. So tatlo yung meaning ni Jesus tungkol sa tupa. Una, ang karakteristik po ng tupa ay nakikinig sa pastol, kilala ng pastol ang kanyang tupa, at yung tupa ay sumusunod sa kanyang pastol. So una, hindi po nakikinig ang tupa sa kahit kaninong pastol. Alam ng tupa ang kanyang pastol. Ganun din ang totoong Christians. Hindi sila nakikinig sa mga katuruan na wala sa Biblia o wala sa gospel na tinuturo ni Jesus Christ o ni Apostol Pablo. Pangalawa, ang pastol, alam niya kung sino ang kanyang mga tupa. Sabi sa Romans chapter 8 verse 29, alam na ng Diyos kung sino-sino yung tatanggap sa kanya mula pa ng likain ang sanlibutan. So ang tawag po dito ay foreknowledge, sa Greek word ay prognosis. Ibig sabihin, may kakayanan ang Diyos na makita ang future ng isang tao. Alam na ng Diyos kung ano ang kaduluduluhan ng buhay mo, kaya alam na ng Diyos kung ano ang kaduluduluhan ng buhay mo kung sa kanya ka ba o hindi. At dahil nakita na ng Diyos ang dulo ng buhay mo ay tinanggap mo si Kristo, kaya isinulat na niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay bago pa ginawa ang mundo. Kasi sabi dyan, no, alam ng pastol ang kanyang tupa. At pangatlo, ang tupa ay sumusunod sa akin. So ang tupa po ay natural na sumusunod sa nag-aalaga sa kanyang pastol. Kung ang aso ay natural na kumakahol, ang ibon ay natural na lumilipad, natural talaga sa tupa ang sumusunod. Kaya inahalin tulad ni Jesus ang isang genuine believer sa isang tupa dahil natural sa tunay na believer ang sumusunod sa Diyos. Hindi na kailangan turuan pang sumunod sa Diyos ang isang tunay na Kristiyano dahil ang tunay na Kristiyano natural. Okay, natural lang sa kanyang sumunod sa Diyos. Natural lang sa kanya mag-pray, mag-church, magbasa ng Bible, gumawa ng mabuti at hindi na masyadong interesado sa mga bagay na sanlibutan. Hindi na siya kailangan sermonan na dapat mag-pray ka, dapat manalangin ka, dapat gato gawin mo. Eh, para sa mga kambing lang yon. Pero ang tupa, hindi mo na kailangan turuan. Kusa yun.
okay? Kaya ang totoong Kristiyano kaya umiiwas sa kasalanan hindi dahil takot sa mapunta sa impyerno. Ayaw niyang magkasala dahil nahihiya siya sa Diyos na gumawa ng kasalanan. Naging mabuti ang Diyos sa kanya kaya nahihiya siyang gumawa ng kasalanan. Yan po ang tunay na believer na gaya ng tupa, natural na sumusunod. Hindi po ako naniniwala na ang totoong tumanggap kay Kristo ay itakwil si Kristo bandang huli. Hindi po ako naniniwala na ang totoong Christians ay magkocommit ng apostasy. Wala pong ganon. Baka hupeki ho yung Kristiyanong yun. Pwede mag-backslide at hindi mag-perform as a Christians, pero never pong itakwil ng isang tunay na Kristiyano si Kristo eh. Ang tupa ay natural na gumagawa ng mabuti. Natural na manalangin, natural na magbasa ng Bible, at natural na sumusunod sa Diyos. Hindi ba maaaring maligaw lang ang tupa? Kasi ang tupa kasi inosente eh. Diba? Again, kasi ang tupa po ay pwedeng maligaw. Pero kahit naligaw siya, tupa pa rin siya. Wala po akong nakitang totoong tupa na naligaw ay naging kambing. Wala po akong napanood sa internet na ganun eh. Yung tupa, nung naligaw, naging kambing. Diba? Ang tupa kapag naligaw, tupa pa rin. Tupa siya dahil tinakda na siyang maging tupa. Ganon din ang isang Kristiyano. Meron talagang Kristiyano na minsan hindi nakaka-attend ng church dahil busy lang sa work. Pero hindi nangangahulog ganun na bumabalik siya sa pagiging unbeliever. Meron din namang Christian na nagkakamali lang ng desisyon sa buhay at hindi perpekto ang Christian. Pero tupa pa rin siya. Magkaiba po ang backsliding sa apostasy. Kasi ang backsliding ay nawala ka lang sa religious activity. Nawala ka lang sa mata ng pastor. Hindi ka lang nakaka-attend. Kaya tingin nila, backslider ka na. At ito pa, no? Natural din sa isang Kristiyano na minsan nagbabackslide. Yun po yung tanggapin nating katotohanan. Minsan talaga nagbabackslide ang Kristiyan. Gaya ng isang tupa, minsan naliligaw din. Kaya nga may nagpapastol eh, dahil ang tupa ang pinaka-inosenteng hayop sa buong mundo. Pero ang apostasy po ay tinakwil mo na si Kristo. At imposibleng totoong tumanggap kay Kristo ay itakwil si Kristo. Kung meron man, hindi po yung totoong Christian. Ang believer pa rin po yun. So, balik tayo sa fact check, no? Ang backsliding ba ay pagtalikod sa pananampalataya? So, mali po. Ang backslider ay hindi lang nag-perform bilang Christian. Kaya kung nagbabackslide ka, hindi ka lang nag-perform. At minsan, baka sa mata lang ng mga tao sa simbahan, kaya ka nagmumukhang backslider. Pero God really knows our heart. Tayo ay tupa pa rin. Naligaw nga lang. Kung ang isang Kristiyano ay itinakwil si Kristo, hindi po yun Kristiyano. Sa mata lang po ng tao yun ay Kristiyano, pero sa mata ng Diyos, unbeliever pa po yun at kailangan pa rin silang isoluin para maging tunay na mananampalataya. Wala pong totoong Kristiyano na itinatakwil si Kristo. Kung meron mang pwedeng itakwil si Kristo, ito ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Kaya nga ang Hebreo chapter 6 verse 4 to 6 ay isinulat sa mga Hudyo at sa kanila itinutukoy yung apostasy o itakwil si Kristo. Kaya ang apostasy ay posible sa mga Hudyo at hindi sa tunay na Kristiyano. So ang big idea po natin dito sa buong pag-aaral natin dito is, una, magkaiba ang backslider sa apostasy. Pangalawa, natural sa Kristiyano ang minsan mag-backslide pero siya ay Kristiyano pa rin. Pangatlo, hindi tunay na Kristiyano ang nagko-commit ng apostasy o yung itakwil si Kristo. Ang apat, huwag masyadong magtitiwala sa mga Tagalog paraphrase translation. Huwag muna basta-basta dadampot ng verse nang hindi inaalam ang context. So abangan po natin yung part 3 na nawawala ba ang kaligtasan. Kasi marami po nagtatanong nito sa akin sa comment sections kung may nakahanda na po tayong content sa tanong na ito. Kung ang pananampalataya lang ang makapagliligtas sa iyo at hindi gawa, ano yung sinasabi ni Santiago na pananampalatayang walang gawa ay patay? So, sasagutin na po natin yung faith without action is dead. Totoo bang kinukontra ni James si Apostol Pablo? Please, yan po yung sasagutin natin sa part 3. Total kapatid, nakaabot ka na sa dulo ng video na ito. Mangyari sana na mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para ma-notify ka agad sa susunod kong video. Just watch my channel and see the difference.